What is up, you guys? It's Greg here again, and today is a video about my 5 best sunscreens recommendation below 500 pesos. Yes, you heard it right. Itong mga sunscreen na sasuggest ko sa inyo are effective and below 500 pesos. So it will be easy for you to decide which sunscreen yung i-consider mo. Also, this applies to both men and women. So lalaki, babae, pwedeng gamitin to. But first, just in case you're not using sunscreen, you don't have any idea bakit kailangan ng sunscreen, well, yung UVA tsaka UVB rays na galing sa araw, nakakadagdag yon sa chances of your skin to have hyperpigmentation or dark spots, wrinkles, dehydration ng skin. Pag na-dehydrate yung skin natin, doon na nagko-cause yung mga breakouts. Lumalaki tingnan yung pores mo. And if you currently have a skincare routine, yung sunscreen yung magpo-protect sa lahat ng products na inilagay mo. So with all that being said, let's start this video. By the way guys, this is in no particular order. Kahit alin dito, pwede mong subukan. And it's up to you kung alin dito yung gusto mo talagang i-keep as your favorite sunscreen. Parang ganyan. Because lahat ng sunscreens na to, okay for me as an oily skin and an acne-prone skin. First is from Quick FX. This is a Quick FX sunscreen. If you're already subscribed and you're watching my skincare-related videos, you know I've been using this for a long time kasi nga ito yung pinaka-naunang sunscreen na nagamit ko na talagang okay siya sa akin. Ito kasi para siyang BB cream yung finish niya. Alam mo yun, fresh ka pa rin tingnan, parang hindi ka mukhang haggard sa buong araw. Number one, good point yun for Quick FX. Number two, hindi ako nag-oily. Hindi ko pa alam kung bakit ganon. Later on, nalaman ko na meron pala itong niacinamide and zinc oxide. So yung zinc oxide kasi is a parang natural sunscreen. And ang kinagandahan kasi ng zinc is it inhibits yung oil production. So kung oily ka, nakabawas talaga siya ng oiliness. Hindi ka lang nag-sunscreen dito, medyo fresh ka pang tingnan kasi nga less oily ka. Kung ayaw mong bilhin tong tube nila, which is almost 300 pesos yata ito, pwede mo siyang subukan via sachet. Itong tagal din ang buhay nito, 100 pesos lang. It is SPF 50 PA++++. Actually sa Philippines, sabi nila SPF 30 lang daw okay na. Pero yun, kung SPF 50, edi better, di ba? Also, PA++++, maganda at least daw tatlong plus++, alam mo yun. Also, pag ginagamit ko to, parang nakaka-tighten siya ng skin. And then nalaman ko, meron siya ng parang herb extracts na parang nakakapagpa-tighten ng pores. Again, this is Quick FX sunscreen. Since again, this is in no particular order, naisip ko na i-order na lang siya based sa kung kailan ko siya discover. Okay, so yung Quick FX yun yung unang sunscreen na nagamit ko na okay. Next one is from Face Republic. This is Sun Gel SPF 50+. PA++++. Tatlong PA++ din siya. Ito naman, gel type naman siya. Okay naman to, wala din ng problem. Napakagaan din naman sa mukha. Though this is slightly, konting shiny than the other sunscreens na nandirito. Pero as an oily skin, tolerable naman siya, no problem. Pero naisip ko rin recently as I was creating this content, siguro best ito if you have normal skin. Actually, okay to for all skin types in my opinion. SPF 50, PA++++. So it will do the job. Pero since for me, may konting shiny lang naman siya, I think okay to if you have normal to combination skin type. Tsaka ang ganda, ganda na itsura, no? Parang minimalist nung packaging niya. This is priced at 499 pesos. So yeah, that's Sun Gel SPF 50 from Face Republic. The next one, ito kilalang kilala to. And I understand why, kasi ang ganda nga naman talaga nito. This is from Biore or Biore. Hindi ko alam paano siya i-pronounce, guys. This is Biore Watery Essence. This one is SPF 50 plus PA++++. Apat na plus naman siya. Ito naman speaks for itself. Watery essence, parang tubig lang siya kapag nilagay mo siya sa mukha mo. The moment you apply it on your skin, mabilis matuyo, parang tubig, tapos parang wala lang. Alam mo yun, parang wala kang sunscreen. Yun ang maganda dito. Actually, all of these sunscreens for all skin types naman, in my opinion. Pero kung oily skin ka and ayaw mo na ng extra shine, maganda yung Biore. Pag natuyo siya, wala na. So you get the protection that you need from the sunlight and PA 4 na plus. Sabi nga nila, the more plus, the better. So yun, maganda to. Sobrang lightweight. Hindi ko na kailangan paliwanag. Yun nga, natutunaw nga, nawawala siya. Parang nag-evaporate after mong gamitin. Magaan sa mukha. So again, that's Biore. Next is from Lux Organics and this is Aqua Daily Sunscreen. This one is SPF 50+. PA++++, tatlong plus naman siya. UVA and UVB protection. Ito naman, medyo ginalingan naman ni Lux Organics, may twist.
nilagyan niya naman ng aloe vera, centella asiatica, and calendula extract. So yung mga yun guys, pang-calming talaga siya. If you're suffering from acne, yung aloe vera, centella asiatica, and calendula are good to calm your acne. Especially kung medyo may redness na nangyayari, maganda yung mga ingredients na yun. I forgot yung quick effects, kaya niya rin gawin yun sa mga acne. Nakakapagpa-calm din siya ng acne kasi may centella rin ako nakita. It's also lightweight, tubig lang din siya. Pag ginamit mo, ramdam mo tubig siya sa kamay, tubig siya sa mukha. Para siyang Dior watery essence, although mas watery yon, pero same sila na parang watery yung kanilang consistency. By the way, lahat ng sunscreens na nandito, walang white cast. Alam ko yung iba natatakot kumapit ng sunscreen kasi nga mainit, makapal sa mukha. Tapos minsan nag-iiwan pa ng mga white cast, yung parang puti-puti sa mukha. So parang ang pangit tingnan, di ba? Para kang magsuswimming sa Batangas, alam mo yun. Lahat ng to walang ganon, so don't worry. So you don't have to worry, nalalabas ka, tapos shiny yung mukha mo, o kaya may mga puti-puti. No problem with that. Not just this one, but all of the sunscreens na nandito sa list na to. Oh yeah, before I forgot, this is 379 pesos. Itong isang bote na to. Okay. Tsaka madali pati siyang gamitin kasi naka-pump bottle siya. At least controlled yung gamit mo kasi pump-pump lang. Diyan guys, from Lux Organics, it's Aqua Daily Sunscreen. And last but not the least, yung pinaka-recent discovery ko. Marami nang nagsasuggest sa akin ito noon pa eh. Pero recently ko lang siya nagamit at nabili talaga. So this is Belo Sun Expert. This one naman is SPF 40 PA++++, tatlong plus. It says here na non-sticky siya, non-comedogenic siya, anti-aging and paraben-free. This one naman is almost like the Lux Organics Aqua Sunscreen. Except that yung Aqua Sunscreen parang watery gel. This one parang watery cream. Ganun naman siya. Na pag in-apply mo naman sa mukha mo, tuyo din ka agad. So talagang lahat ng suggestions ko na to guys, talaga magaganda sila. Especially kung lalaki ka, tas ayaw mo nang marami nakapatong sa mukha mo, ayaw mo nang mabigat, ayaw mo nang shiny. Sobrang okay lahat to. Ito ganun din, natutuyo ka agad. Walang sticky sa kahit alin sa mga to guys. And non-comedogenic siya, meaning hindi siya nakakapag-whiteheads, alright? Although yung mga previous sunscreens, wala naman din ibigay ng acne nun sa akin. Wala naman nagbigay din talaga ng blackheads or whiteheads. So wala akong problem when it comes to having acne or whiteheads sa mga sunscreens na to. This is fragrance free. So safe kung ikaw ay sensitive skin, UVA and UVB broad spectrum. So pag maghahanap kayo ng mga sunscreens, dapat broad spectrum. Actually, hindi mo naman na kailangan maghanap talaga because ito na nga binigay ko na sa inyo. So pili na lang kayo sa mga to kung alin dito yung gusto yung subukan. This 20ml is 200 do, 189 pesos. Ito yung kasi yung pinakamaliit eh. Pero may mas malaki pa yata nito. Pero for 20ml, matagal mo na rin magagamit kasi konti lang naman kailangan mo. And yun nga, almost 200 pesos lang siya. All of these sunscreens are easily absorbed. Walang iniiwang white cast. Lahat okay for all skin types. So all of these sunscreens are below 500 pesos. Binanggit ko naman yung mga price. I will also link down below in the description box yung mga links kung saan nyo pwedeng bilhin online. Kung di naman online, lahat naman to nasa Watsons. Also comment down your thoughts in the description box. And if you have any other suggestions na mga sunscreen, feel free to comment it down in the comment section. And thank you guys for watching. And as always, see you in my next video. Peace! Shout out to Kevin Tapat. Hello bro!